Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Malakas ang kaba ng dibdib ni Kemi Lara nang marinig ang boses ng kanyang lola Nita. Pagkatapos maghapunan, ay saka naman sinabi ni Kemi Lara ang di niya pagsang-ayon sa planong kasal nila ni Lucas. Halos maglabasan ang ugat nito sa galit, kasabay ang pandidilat ng mga mata. Anong dahilan at ayaw mong pakasalan si Lucas? Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Humanap ako ng perpektong lalaki para mapangasawa mo. Ngayon, ay tatanggihan mo naman. Galit na galit na wika ng kanyang lola. Kaagad namang nilapitan ng kanyang tita Lily ang kanyang lola. Baka kasi samahan ito ng lasa. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Bakit masyado kang mapili? Sa daming magagandang babae na nagkandara pa kay Lucas para lang mapansin na ikaw ang napiling magpakasal sa kanya. Hindi makahuma na kinatatayuan si Kemi Lara. Akala niya ay kakampihan siya ng tiyahin, pero mukhang boto ito kay Lucas. Tita, akala ko po maiintindihan niyo ako. Hindi ba pareho naman tayo ng sitwasyon? Pinilit din kayo ni Lola ng magpakasal sa lalaking hindi niyo gusto. Parang kasalanan pa niya ang lahat. Kailangan pa naman niya ng suporta ng kanyang tiyahin para mapahupa ang galit ng kanyang lola sa kanya. Feeling niya ay mag-isa lamang siyang makakatanggap ng galit ng kanyang lola Nita. Malayong malayo ang dahilan nating dalawa. Dahil kung type kong itsura ng lalaking gusto niyang ipakasal sa akin, baka nagpakasal ako. Kaya lamang ay hindi ko talaga kayang sikmurain. Ikaw naman ay hunk at pogi si Lucas. Ano pa bang gugustuhin mo sa kanya? Ang isa pa, parang do or die ang laban noon dahil gipit ang pamilya natin at sila ang makakapagpasalba ng negosyo ng pamilya. Kinikalabutang sabi ni Tita Lily. Pero maya-maya pa ay biglang nagbago ang anyo ng kanyang tiyahin na parang may dumaang anghel. Ang sa inyo naman ni Lucas ay perfect na perfect. Marunong sa negosyo, mabait sa pamilya at magandang lalaki. Nasa kanya na ang lahat, wala ka ng ibang hahanapin pa. May problema ka ba sa kanya? Baka naman may paminta factor. Kunot ang noo ni Lola Nita. Anong paminta? Mga lalaking may malansang amoy mama. Kunyari ay lalaki, pero pusong babae naman. Paliwanag ni Tita Lily habang nagtatalsika ng mga daliri. Parang gustong tumutol ni Kemi Lara. Ganoong kagwapo at ganoong kaganda ang katawan? Tanong ng kanyang lola. Pero minsan na rin niyang pinagdudahan ang pagkatao ni Lucas. Sa Cebu pa lang ay inaakala na nilang bakla ang lalaki. Lalo na nang hindi siya tawagan ito para sa alok niyang dinner date. Iniisip niya na lalaki din ang gusto ni Lucas. Pero syempre, hindi niya gagamiting dahilan iyon para mawala ang galit sa kanya ni Lola Nita. Tutol ang kanyang puso, hindi bakla si Lucas. Hindi ba din si Lucas? Tumaas ang kilay ni Tita Lady. Maganda ang katawan? Paano mo naman alaman? Pinaglikop ni Kemi Lara ang kanyang mga kamay sa kandungan ng kanyang damit. Hindi niya pwedeng aminin sa mga ito na ilang beses na niyang nakitang walang damit ang lalaki. Nag-research po ako sa internet. May video siya na nagkakapuwera bilang promotion po sa business niya. Hindi naman po siya mukhang bading. Kaagad umupo si Tita Lily sa tabi ng kanyang lola. Baka naman natakot itong si Kemi Lara sa mga babae nagkakagusto kay Lucas, mama. Kilalang tao din po si Lucas, lalo na at puntahan ng mga mayayaman at artist ang kanyang negosyo. Nawala ang bagsik sa mukha ni Lola Nita. Naku, apo, huwag mong alalahanin ang mga babaeng umaalikit kay Lucas. Sinugurado sa akin ni Gloria na hindi babaero ang kanyang apo dahil hindi ang mga ganoong klaseng babae ang gusto ni Lucas. Ayaw ni Lucas ng masyadong agresibong babae. Ang kagaya mong dalaga ang type ni Lucas. Ang binata na mismo ang nagtataboy sa mga babaeng haliparot. Wala nang naisip na palusot si Kemi Lara. Bahala na kung ano ang masasabi niya. Lola, wala po kaming spark. Iyon po ang problema. Dahil hindi pa kayo masyado nagkakasama, kailangan ninyo ng time para makilala ang isa't isa. Minsan,
kailangan lang ninyo ng matinding physical contact. Diba? Iyon naman ang kailangan para gumawa ng apoy. Hindi naman sa unang pagbabangga pa lang ng dalawang apoy ay kikislap agad. Kailangan muna ng paulit-ulit na pagkiskis para mag-init. Baka kailangan yakapin mo muna siya o halikan. Torrid ha? Kung hindi pa rin nag-work, baka kailangan ng... Lily, ano ba yung ipinapasok mo sa utak ng pamangkin mo? Saway ni Lola Nita. Mama, hindi na ba tayang apo ninyo? Alam na niya ang mga sinasabi ko. Piliang sabi ni Tita Lily. Parang hindi natuwa si Lola Nita sa sinabi ng kanyang tiyahin. Hindi kailangan ng spark para maging successful ang kasal. Ang kailangan ay nagkakasundo kayong dalawa at may tiwala sa isa't isa. Doon pa lang sa tiwala ay bagsak na siya sa katangi ang hinahanap ni Lucas para sa isang babae. At nagkasundo na sila na hindi sila magpapakasal. Mama, baka naman may ibang lalaking gusto si Camilara. Hayaan na lang natin, sabi ng kanyang Tita Lily. Anong ibang lalaki? Basta, si Lucas pa rin ang gusto ko para sa kanya. May spark pa kayo nalalaman? Huwag kayong manood ng kung ano-ano at nang hindi yung kung ano-ano ang pumapasok sa inyong mga utak. Kailan nabuhay sa mundo ng ilusyon ng pamangkin mo? Angil ni Lola Nita at tumayo sa harap niya. Hindi ko ikaw maunawa ang bata ka. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng mga pangangailangan mo. Gusto mo ng time para makilala si Lucas. Pinagbigyan kita. Hindi ko kayo minamadali. Hahayaan kong mag-date muna kayong dalawa. Pero hindi pa man ay sinasabi mo nang ayaw mong pakasalan si Lucas. Hindi mo man lang bigyan ng pagkakataon na magkakilala kayo mabuti. Pinagloloko mo ba ako, Camilara? Sabi sa galit na boses ni Lola Nita. Kung masasabi lang niya ang lahat sa kanyang lola at tiyahin, baka madali ng mga itong maunawaan siya. Ang lalaki ang ayaw siyang kilalanin ng mabuti dahil ang akala ay kilala na siya nito. Sorry, Lola. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Hanggat hindi ka pumapayag magpakasal sa kanya, ay hindi kita kakausapin. Matigas na sabi ni Lola Nita. Hindi makapaniwala si Camilara sa sinabi ng kanyang Lola. Please, Lola, huwag naman po. Pupunta na ako sa kwarto ko. Aakayin sana niya ang matanda, pero iwinaksi nito ang kanyang mga kamay. Dito ka na lang muna. Ako nang maghahatid kay mama sa kwarto niya. Wika ni Tita Lily. Mabigat ang loob ni Camilara sa kinalabasan ng kanilang usapan. Ngayon lang siya nito tinrato ng ganito. Palibhasa ay ngayon lang niya sinuway ang gustong mangyari ng matanda. Ilang minuto pa ay kaagad siyang binalikan ni Tita Lily. Sinalubong niya ng tanong ang tiyahin. Pwede ko na po bang kausapin si Lola? Isang iling ang isinagot ng tiyahin. Ayaw kanya talagang kausap. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Tita, sana po maitindihan ninyo na hindi biro-biro na magpakasal sa lalaking hindi ko gusto. Unfair sa akin at mas lalong unfair kay Lucas. Hayaan na lang natin ang lola mo. Mabuti nga, hindi ka niya ikinlong kagaya ng ginawa niya sa akin noon. Hindi rin niya ako pinapakain, kaya pinili kong tumakas at hindi naman talaga ako bumalik. Para akong nasa impyerno noong panahong iyon. Mabait pa siya ngayon. Magtagal kaya ang galit sa akin ni Lola? Ang hirap sa kanyang pakiramdam na nagalit ang matanda. Hindi siya sanay sa ganoon. Si Mama lang ang nakakaalam. We make choices and decisions in life. Kailangan nating tanggapin kung ano ang kapalit. Hindi alam ni Camilara kung kaya ba niyang tagalan ang pagtrato ng kanyang lola sa kanya. 2 araw ang lumipas at pinuntahan ni Camilara si Lola Nita sa opisina nito. Kinakausap lang siya kung may kaugnayan sa trabaho. Sinasamantala niya na makausap ito kahit patungkol sa opisina. Lola, gusto po ninyong mag-lunch tayo? Free po ngayon. Wala po akong business meeting. Aniya sa masiglang boses. Magla-lunch kami ni Gloria at Lucas. Gusto mo bang sumama? Taas kilay na sabi ng matanda. Isang iling ang isinagot niya sa kanyang abuela. Hindi po. Alam naman po ninyo kung bakit. Kung ganoon, ay hindi kita masasamahang mag-lunch. Anito sa formal na boses. May iba ka ba bang kailangan sa akin? Oo, wala na po. Gusto ko lang po kayo makasamang mag-lunch. Naging matimang anyo ng matanda. Next time, kung kakatok ka sa opisina ko, titiyakin mo na may kaugnayan lamang sa trabahong ipaparito mo. Wala akong panahon sa ibang mga bagay. Naiintindihan mo? Lola,
Gusto ko lang pong bumalik na tayo sa dati. Namimiss ko po kayo. Malungkot na sabi ni Kemi Lara sa isang bahay na katira, isang opisina nagtatrabaho, pero malamig ang pakikitungo sa kanya ng kanyang lola. Ayaw niyang tuluyang lumayo ang loob sa kanya ng kanyang abuela. Alam mo na ang dapat mong gawin para bumalik tayo sa dati nating samahan. Mary Lucas. Sorry po, Lola. Ganun pa rin po ang pasya ko. Kung siya lang talaga ang tatanungin, magpakasal na siya sa lalaki. Pero mismong si Lucas ang ayaw at wala siyang pwedeng pagpilian. May usapan sila ng dalawa. Sana maayos niya ang samahan nilang maglola na hindi ipinipilit ang gusto na pakasalan si Lucas. Pwede ka nang lumabas sa opisina ko. Sinasayang mo lang ang oras ko. Daig pa ang isang robot habang nagtatrabaho si Kemi Lara sa opisina. Magpapakalunod sa trabaho para makaramdam siya ng kasiyahan. Baka sakaling matuwa ang kanyang lola kapag nakita niya na napakasipag niya sa trabaho. Ma'am, may gwapong bisita ang lola ninyo. Kasama po ang isang matanda na nakaupo sa wheelchair. Tanong ni Edith na kanyang sekretary. Oras na ng pananghalian at balak na ni Kemi Lara na sumabay kumain kay Edith para hindi naman siya makaramdam ng pag-iisa sa kanti ng building. Nasaan? Tanong niya. Kaagad itinuro ni Edith ang hallway ng opisina ng lola niya. Nakita niyang magkakasama sina Lola Nita, Lola Gloria at si Lucas. Nakita rin niya nang lumabas sa sarili ng opisina si Tita Lily. Ma'am, sobrang yami ng lalaking iyan. Gusto kong matikman. Kilala po ninyo? Sabi ni Edith. Apo ng kaibigan ni Lola. Sagot lang ni Kemi Lara at humakbang paurong sa dingding ng kanyang opisina para hindi siya makita ng mga ito. Ma'am, irereto po yata sa inyo. Kinikilig na sabi ni Edith. Ikaw na lang ang mag-lunch sa labas. Dito na lang ako sa opisina. Magpapa-deliver na lang ako. Sa halip ay sabi niya. Ma'am, anong ayaw ninyo sa kanya? Aba, kukunti na ang lalaki na ganyan kagwapo. Parang hinulog ng langit na ibinagsak dito sa lupa. Kung pwede ko nga lang saluhin. Naku, kanina ko pa ginawa at tanga na lamang ang babaeng tatanggi sa ganyang kagwapong lalaki. Sabi ni Edith. Kung alam lang ng lahat, hindi niya tinanggihan si Lucas. Ang lalaki mismo ang ayaw sa pagkatao niya. Parang gusto niyang mahili kay Lucas. Siya ang kasama ngayon ng kanyang lola. Nakaramdam siya ng sobrang kalungkutan. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin para mawala na ang galit sa kanya ni Lola Nita. Biglang tumunog ang cellphone ni Kemi Lara. Hindi niya mapaniwalaan ang nabasang pangalan na tumatawag. Si Lucas. Hello? Bakit hindi ka sumama sa aming lunch? Tanong agad nito. Nandito kami sa overview ihaw-ihaw. Nag-e-enjoy ang Lola at Tita mo rito. Sinabi ko na kay Lola na ayaw kitang pakasalan. Galit na galit siya sa akin at talagang hindi niya ako kinakausap at pinapansin hanggang ngayon. Mas mabuti na rin na iwasan na lang kita. Sorry. Parang gusto niyang kagalitan si Lucas. Dahil kung hindi naman dito ay hindi magagalit sa kanya ang lola niya. Pero alam niya na wala talagang dapat sisihin sa nangyari. Pinili niya ang ganoong sitwasyon at alam niya na ang kahihinat na ng lahat. Ito naman ang usapan natin. Ako ang nagpresinta na sabihin kay Lola na ayaw kitang pakasalan. Ipinagpapasalamat ko pa rin na hindi mo sinabi ang tungkol sa nangyari sa Cebu. Dahil kung iyon ang nalaman ng Lola ko, malamang itinakwil na niya ako. Baka isipin ni Lola Nita na may mali sa pagpapalaki nito sa kanya at ayaw niyang iyon ang maramdaman ng matanda. Alam niya kung paano nito ninais na palakihin siya ng maayos at bilang babaeng may dangal. Gusto mo bang magbago ng isip sa pagpapakasal sa akin? Tanong ni Lucas. Ikaw? Kaya mo bang pakasalan ng isang babaeng malayo sa iyong ideal girl? Okay lang na hindi mo sagutin. Alam ko na ang sagot sa sarili kong tanong. Inaalam siguro ni Lucas kung talagang tumupad siya sa kanilang napagkasunduan. Sige, bye na. Pwede ka namang sumunod sa amin. Hindi pa kami nag-start kumain. At nag-e-enjoy pa rin naman ang dalawang matanda sa spa amenities. At sa palagay ko, need mo na rin mag-relax. Malay mo, kausapin ka na ng lola mo habang nandito kayo. Hindi na, nakakahiya na sa lola mo. Tinanggihan ko na ang pagpapakasal sa'yo. Hindi naman ganoon kakapal ang mukha ni Kemi Lara. Ayaw niyang maging ipokrita sa paningin ng mga ito.
Mabuti na rin na malayo siya sa lalaki. Malay mo naman, matuwa ang lola mo kapag naging magkaibigan tayong dalawa. Paasahin lang natin ang matatanda na tayong dalawa ang magpapakasal kapag ipinakita natin sa kanila na naging magkaibigan tayo. Don't worry, kaya ko ito. Salamat sa pagmamalasakit. Sandali lang. Bye. Mabuti pang hindi niya makilala ng mabuti ang ugali ni Lucas. Baka mas mahirapan lamang siya. Sana, sa umpisa pa lang naging mabait na ito sa kanya para hindi siya ngayon nagdurusa. Sa ngayon, kailangan niyang tiisin ang pakikitungo sa kanya ng kanyang lola. Ayaw na niyang masangkot si Lucas sa kanilang dalawa ni Lola Nita. Darating din ang panahon na magkakaayos sila ng dalawa. Ma'am, para po sa inyo. Itinaas ni Kemi Lara ang kanyang paningin at tiningnan ang inilapag ni Edith sa kanyang mesa. Dalawang sobre iyon. Nasa opisina siya at abala sa trabaho ng lapitan ng kanyang personal assistant. Salamat, Edith. Kanino galing? Ipinabigay po sa akin, galing sa baba. Sige, pwede ka na bumalik sa desk mo. Kaagad niyang tinigilan ang kanyang ginagawang report at binuksan ang sobre. Walang kaugnayan sa trabaho ang sobre na dumating. Ang isang sobre ay gift certificate na pwedeng gamitin sa spa na pagmamay-ari ni Lucas. Ang isa naman ay ticket para sa acoustic concert sa Araneta. Dalawang araw mula sa araw na iyon ng concert. Wala siyang kilala na magpapadala sa kanya ng mga iyon. Biglang nagring ang kanyang cellphone at matinding kaba ang kanyang naramdaman nang makita ang pangalan ni Lucas. Hello? Natanggap mo ba ang gift certificate? Tanong agad nito. Ikaw ang nagpadala sa akin? Gulat na tanong ni Kemi Lara. Parang hindi sumagi sa kanyang isip na posibleng gumawa ng ganoong kasweet na gesture si Lucas. Naulit kasi ni Tita Lily na masyado ka raw focus sa trabaho mo. Halos wala ka ng pahinga, lalo mo pa raw isinusubsob ang sarili sa trabaho para makabawi kay Lola Nita. Paminsan-minsan, kailangan mo rin mag-relax. Sige ka, baka magkasakit ka niyan. Parang may dagang nagtatakbuhan sa dibdib ni Kemi Lara. Parang totoong-totoo na nag-aalala sa kanya si Lucas. Bukod sa kay Lola Tita at Tita Lily ang kanya lamang mga kaibigan na nag-aalala sa kanya ng ganoon. Nagtataka pa rin siya bakit biglang bumait ng ganoon sa kanyang binata. Ang alam niya, ayaw nito sa kanya. Anong ibig sabihin ng pabor na ito? Hindi naman tayo magkaibigan. Ang alam ko, ayaw mo sa akin. Huminga ng malalim si Lucas. Nakokonsensya kasi ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo magkakaroon ng tampuhan ng lola mo. Hindi ko kasi akalain na talagang sasabihin mo sa lola mo na ayaw mo akong pakasalan. Sinabi ko naman na gagawin ko, hindi ba? Hindi mo kailangan mag-guilty. Kaya ko naman ito. That's why I really feel bad. Naisip ko na kung pareho tayong tumutol sa kasal, sana sabay na lang tayong humarap sa mga pamilya natin. At pasasamain mo ang loob ng lola mo? No way. Your grandmother is a gentle soul. Saka tapos na iyon. Nangyari na ang lahat. Sana ay tanggapin mo ang ipinadala ko sa'yo. Makakatulong yan para mabawasan ang stress mo. Pwede mong isama ang lola mo. Lasa nagpunta siya dito ay talagang nag-enjoy siya. Pero isa lang ang concert ticket. Pero panoorin ko kahit mag-isa lang ako. Concert ticket? Nagtatakang tanong ni Lucas. Kasama na yung gift certificate na ipinadala mo? Siguro naulit sa'yo ni Tita Lily na mahilig ako sa acoustic music. Nakalimutan ko na nga ang concert sa sitwasyon namin ng lola. Mabuti na lang at naibili mo ako. Don't worry, dahil panunuudin ko talaga ito. Sobrang thank you talaga. Masyado akong natuwa. Siguro, kung kaharap ni Kemi Lara si Lucas, ay baka nayakap na naman niya ito. Manunood ka rin ba? Gusto mo ba sabay na tayo? Ako naman ang magtitreat sa'yo ng dinner para naman matuloy ang panilibre ko ng dinner sa'yo. Hindi ako manonood. Anito sa malamig na boses. Napanood mo na ba? Hindi pa. Sabay na tayong manood. I'm sure mag-e-enjoy tayo. Ikinuha mo ako ng ticket, tapos ikaw naman ang hindi makakapanood. Hindi yata tama yun. Pwede naman siguro silang manood. Parang date, hindi pa niya nararanasang makipag-date sa concert. Hindi pa niya nararanasan na makidbag-date. Period. Masaya sana kung papayag si Lucas na samahan siya sa concert.
Wala namang masama dahil ito ang nagbigay sa kanya ng tiket. Kemi Lara, hindi sa akin galing ang tiket na yan. Gift certificate lang ng spang ipinadala ko sa'yo. Naiiyamot nitong sabi. Nawala ang masayang pakiramdam na kani-kanina lang niya naranasan. Hindi pala sa'yo galing? Oo. Sorry, akala ko kasi ay sa'yo din ang galing. Magkasabay kasing inabot sa'kin. Baka patala ng aking mga kaibigan. Baka nga. Sige, bye. Sana mag-enjoy ka. Gamitin mo ang tiket sa spa, ha? Of course. Kakausapin ko si Lola tungkol dito. Maraming salamat. I'll see you. Napatitig si Kemi Lara sa concert ticket. Nalungkot siya nang malaman na hindi naman pala si Lucas ang nagbigay noon sa kanya. Akala niya ay isa iyong sign na mayroon din sila ng mga bagay na dapat pagkasunduan. Umaasa rin siya na kung magkakasama sila ay makikita nito ang totoong Kemi Lara. Hindi kagaya ng iniisip nito sa kanyang pagkatao. Bumuntong hininga siya. Anyway, makikita rin naman sila kapag ginamit niya ang complimentary ticket na binigay sa kanya ng binata. Biglang tumunog ang intercom sa tabi niya. Ma'am, gusto raw po kayong makita ni Richard. Edith, papasukin mo na. Isa si Richard sa manager ng M Finance Department. Malakas ang dating nito dahil laging nakangiti, lalo na sa mga kakabaihan. Gwapo at mestizo rin naman ang lalaki. Madaming babae at mga bakla ang nagkakagusto dito sa kanilang opisina. Good morning, sabi ni Kemi Lara. May kailangan ka ba sa akin? Nakatutok ang mata sa lalaki sa mesa niya kung saan nakapatong ang mga tiket. Mabuti naman at nasa iyo na palang tiket para sa concert. Yes, inabot sa akin kanina. Sa iyo ba ito galing? Gusto ko sanang manood. Wala naman ako maisip na mahilig sa ganito kundi ikaw lang. Pwede bang samahan mo ko? Tanong ni Richard na may kasama ang pagpapakyut. Nagpapasama ka sa akin? Gulat na tanong ni Kemi Lara. Hindi siya nakakaibo nang hawakan siya nito sa kanyang mga kamay. Sana, huwag mo kong tanggihan. Ayoko namang magaya nang hindi gusto ang pinapanood. Sasamahan mo ba ako? Of course, mahirap tanggihan ito. Sabi ni Kemi Lara, medyo naaasiwa siya sa lalaki. Hindi siya komportable sa pagpapakyut at paghahawak nito sa kanya. Mabait naman sa kanya ang lalaki, kaya pumayag na rin siyang samahan ito. Hanggang doon lang, walang ibig sabihin sa kanya ang lahat. Masayang-masaya si Richard sa kanyang pagpayag. So, it's a date? Date? Bakit naman nauwi sa date? Yes, susundin kita sa bahay niyo. Kaagad siyang hinalikan ni Richard sa likod ng kanyang mga kamay. Bye. Parang weird na may nag-iya sa kanya ng date na isang gwapong lalaki. Hindi siya komportable. Iba ang pakiramdam niya noong akala niya ay si Lucas ang nag-iya sa kanya ng date. Hindi naman niya kailangang makaramdam ng excitement sa paglabas nila ni Richard. Hindi iyon romantic date. Dapat niyang alisin sa kanyang isipan si Lucas. Mabait lang ito sa kanya dahil ng kanilang mga lola. Wala nang iba pang dahilan. Nagtatalong isipan kung tama ba na pumayag siya sa pag-iaya ni Richard na manood ng concert. Nagpaalam siya kay Lola Nita na sasama siyang manood ng concert kay Richard. Pero para siyang hangin na wala man lang narinig na kahit ano. Mas mabuti pa sana kung nagalit o sinermonan na lang siya ng Lola. Nagsusuot siya ng pearl earrings nang may kumatok sa pinto. Kemi Lara, andito na ang isundo mo, sabi ni Tita Lily. Lalabas na po ako. Sabay sulyap sa salamin. Isang pilit na ngiti ang kanyang inihanda para kay Richard. Ayos na po bang itsura ko? Oo naman. Dalaga ka na talaga. Dapat pala ay nag-shopping muna tayo ng mga bagong damit, sabi ng kanyang tita. Alam ni Kemi Lara ang ibig sabihin ni Tita Lily. First time niyang nagpaalam na makikipag-date. Sana ay napaghandaan niya. Pero malabo naman niyang gawin iyon. Hindi naman isang lover's date ang kanyang pupuntahan. Manonood lang siya ng concert kasama si Richard. Baka isipin ng kanyang lola na talagang nagmamatigas siya. Magpapaalam po sana ako kay Lola, tita. Nasa sala po ba siya? Tanong niya. Kanina po pumasok sa kwarto bago pa lang dumating si Richard. Sandaling tumigil ang dalaga sa harapan ng pinto ng kanyang lola, Nita. At kumatok ito. Lola,
Aalis na po ako. Umalis ka na. Sumama ka kung kanino mo gusto. Sigaw ng matanda mula sa loob ng silid. Tutal, ang gusto mo na ang nasusunod. Wala nang halagang opinion ko o ang gusto ko. Lola, manonood lang po kami ng concert. Hindi naman kami magpapakasal. It's not even a romantic date. Paliwanag niya. Umalis ka na lang. Pagtataboy ng abuela sa kanya. Kaagad siyang iginiya ng kanyang tita Lily paalis sa may pintuan. Huwag mo na lang pansinin si mama. Enjoy your date. Ingatan na mong sarili mo sa Richard na yan. Playboy daw ang lalaking iyan. Hindi naman po siguro ako basta-basta mauuto, tita. Paano kung ligawan ka niya? Nagkibit balikat si Camilara. Ayoko po munang isipin yan. Wala naman po akong romantic expectations sa kanya. Basta gusto ko lang mag-focus sa concert mamaya. Sige, ikaw ang bahala. Pagkakita ng dalaga ay kaagad tumayo si Richard sa upuan. Formal na formal ang Amerikanang suot nito. Good evening, bati nito. Ready to go? Tanong niya. Oo, naubos ko na naman ng kape. Nasaan ang lola mo? Nagpapahinga na siya, sagot ni Tita Lily. Ingatan mo ang pamangkin ko. Dapat makauwi siya ng bahay bago mag-12 midnight. Yes, ma'am. Kaagad siyang inalalayan ng lalaki sa pagsakay sa Toyota Altis na kotse nito. You look beautiful. Wika nito nang palabas na ang kotse sa village. Natawa lang si Camilara. Tama palang usap-usapan na bulero ka talaga. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Alam ko na hindi ako ganoong kaganda. Depende yan sa mga taong tumitingin. Para ma-appreciate ang tunay na ganda, you have to go deeper. Nakita ko naman kung paano ka makitungo sa iba sa tagal ng pagtatrabaho ko sa kumpanya. You are a beautiful person. Salamat, sagot niya. Sana ay katulad din ni Richard si Lucas. Sana ay hindi kaagad siya nito hinusgahan. Bakit ba si Lucas ang kanyang naiisip, samantalang ibang lalaki ang kanyang kasama? Wala namang problema kung ayaw nito sa kanya. Ano ngayon kung binigyan siya ng gift certificate sa Health and Wellness Center nito dahil sa guilt? Wala namang kinalaman si Lucas sa gabing iyon. Wala siyang isipin kung hindi ang concert at kasama niya ang pinakagwapong lalaki sa kanyang kumpanya. Halos mapuno na ang koroneta nang dumating sila. Lahat ay excited na manood ng concert. Karamihan ay ang mga tanong ay may kayang nandoon. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone at pangalan ni Lucas ang nakita niya sa screen. Hello Lucas? Ikaw bang nakita ko na naka-red dress? Kaagad tiningnan ni Camilara ang kanyang suot na damit. Oo, paanong nandito ka rin sa Araneta? Nakita ka ni Lola, nasa South Wing kami. Akala niya ay hindi mahilig sa concert ang lalaki. Bigla siyang nasabik sa lalaki. Sige, dadaan ako dyan. Sabi ni Camilara kay Lucas. Nandito rin ang ilang family friends ko. Pwede bang puntahan muna natin sila? No problem. Gusto ko rin makilala ang family friends mo. Sa kabila ng maraming mga tao, ay hindi naman nahirapan si Camilara na makita si Lucas. Matangkad kasi ito at angat na angat sa ibang mga tao. Lola Gloria! Lucas! Sabay halik sa pisngin ng matanda at bumati sa nurse na kasama nito. Kinawayan na lamang niya si Lucas. He looked dashing in his tuxedo. She was breathless for a while. Iba talaga ang epekto ng kagapuhan nito. Balot man ang damit o kahit halos walang saplot. Malayo pa lang ay nakita na kita. Nanonood ka rin pala. Sabi ni Lola Gloria, kaagad na wala ang ngiti nang makita si Richard. May kasama ka pala. Richard, si Lola Gloria, kaibigan ng lola ko, at ang apo niyang si Lucas. Si Rona ang nurse ni Lola Gloria. Si Richard po ang nagiya sa akin sa concert na ito. Manager namin siya sa kumpanya. Pakilala ni Camilara kay Richard. It's a pleasure to meet you, ma'am. Sabi ni Richard at hinalikan ng likod ng palad ni Doña Gloria. Nakipagkamay ito kay Lucas at kumislap ang mga mata ng lalaki. You are Lucas, patron of Step Up Health and Wellness Center. Sikat ka sa Capoeira. My sister is a fan. Fan mo na rin ako. Maraming salamat. Formal na wika ni Lucas. Pakiramdam niya ay hindi gusto ni Lucas si Richard. Malapit na mag-start, tayo na pumasok sa loob. Sabi ni Lola Gloria.
Saan kayo nakaupo? Nasa front row po kami. Maganda talaga ang lugar na iyon. Buti, may nakuha pa akong ticket. Mayabang na sabi ni Richard, sabay labas sa number ng ticket. Magkakatabi lang pala tayo. What a coincidence. Nabanggit ni Lucas na mahilig ka sa concert. Pareho tayo, sabi ni Doña Gloria at hinawakan ang kamay ni Camilara. Kasabay siya ng matanda habang tulak ni Lucas ang wheelchair nito. Nagulat nga po ako na nandito si Lucas. Nasabi na po kasi niya sa akin na wala siyang hilig sa mga ganitong concert. Simula nang mamatay ang asawa ko ay talagang hindi na ako muling nakapanood. Naging busy ako sa pag-aasikaso sa mga bata. Kaya laking tuwa ko nang may daladalang tiket itong si Lucas at ibinigay sa akin. Excited na nga ako, sabi ni Doña Gloria at nakangiting tumingala kay Lucas. Parang unang beses ko lang itong gagawin. Halatang halata naman na mahal ni Lucas ang kanyang lola. Lahat gagawin ng binata, mapasaya lamang ito. Sana ganoon din sila ni Lola Nita. Biglang nalungkot si Camilara nang maisip si Lola Nita. Paano kaya siya babawi sa kanyang abuela? Hindi siya mapakali nang mapagitnaan siya ng dalawang lalaki. Sana ay si Lola Gloria na lamang ang katabi niya. Pero humilera ito sa kanyang mga amiga. Inalalayan siya ni Richard na umupo. Nakasunod sa kanila ang tingin ni Lucas. Hindi niya alam kung bakit parang tutok na tutok si Lucas sa kanila ni Richard. Marahil ay ayaw nitong makasama sila. Magiging awkward ang gabing iyon. Nakakaawa naman si Camilara. Hindi talaga pinapansin ni Lola Nita. Kahit anong gawin niya ay hindi siya mapatawad ng matanda dahil sa hindi niya pagpayag na magpakasal kay Lucas. Pero wait mga kafelisidad. Parang napapansin ko na mukhang may gusto itong si Lucas sa ating bida. Imposibleng nagkataon na nagkita lang sila sa concert. Samantalang alam ni Lucas na may tiket si Camilara sa concert sa Araneta. At talagang magkakatabi pa silang tatlo. At bakit ganoon na lang kumbantay ni Lucas ang bawat kibo ni Richard na kadate ng dalaga? Parang may naamoy akong romance mga kafelisidad. Abangan! Sa mga nais po na masubaybayan ang kwentong pag-ibig ni Kiana, ang matalik na kaibigan ni Kalia, ito po ay matutunghayan sa Rosalinda's channel na may pamagat na I Love You Best Friend. Ilalagay po namin sa pinned comment ng YouTube channel ang Rosalinda's channel. Paki-like and subscribe na rin po ng nasabing channel. Maraming salamat po. Keep safe!